yung bulaklak niya tumatagal kahit umaabot ng 4 na buwan bago siya mawala. Pero yung nagiging iba-iba yung kulay niya. Pag ano simula nagiging kulay blue, tapos after a month magiging kulay pink, tapos another month magiging kulay green. Mga ka-promly, kape po tayo. Natapos na ang bagyo. Kailangan kumilos na at kailangan ayusin na yung dapat ayusin. Dapat makamove on na. Kaya ito, kakapi-kapihan naman ako dito sa aking munting paraiso. Yung meron akong dito ng yung malaking putok na tinapay. Binigay ng nanay ko kasi ako lang yung pangbili ko pa. Nasabi ko bukas na lang ako bibili. Kasi nag-sideline ako dun sa nagtinda ako ng kumuha ko ng tinapay dun sa bakery, tapos nilako ko. Ano ba yan? May ubo pa kasi ako ka-prom day kasi dahilan nung nagdaang mga bagyo na nababad ako masyado sa tubig. So yung almasal ko ka-prom day putok na tinapay. Ang gustong gusto ko yung tinapay na yung matigas. Ito nga yung putok, yung favorite ko. Hindi ako masyadong mahilig sa mga masasarap na tinapay, yung mga mamahalin. Mas na-enjoy ko yung tinapay na yung matitigas sa tinapay, like katulad nito yung parang tinatawag na mushroom or putok. Yung kasi parang nanggigigil akong kumaga. Yun. So ngayong umaga magkakape ako. Palagi naman. Kaya sana sama niyo mag-coffee. Napakasarap, ang init-init. So ito, pakatapos ko mag-coffee, asikasuhin ko na naman yung halaman, yung mga alaga ko sa labas, tapos yung asikasuhin ko para maibalik yung dating maganda at lalo ko pang pinapaganda. Kasi alam nyo ka-promly, simula nung nag-post ako ng plants, tapos may mga nagko-comment na nagagandahan at gustong mag-visit dito sa aking kubo. Maraming nagsasabi na pupunta dito, papasyalan ako. Kaya lang, siyempre pandemic or may lockdown, kaya hindi sila nakakapunta. Or sinasabi lang ganun. Kaya siyempre pag sa paghahanda ko para hindi naman ako mapahiya ng tudong-tudo. So gusto ko yung pag may pumunta dito, gusto ko yung maganda yung aking sinasabi na paraiso. So ayaw kong mapahiya, kaya simula nung lumakas yung dumami yung viewers ko na ganun palagi sinasabi, positive palagi yung mga comment, nagagandahan. So inisip ko na nakakahiya naman just in case na may pumunta dito. So minsan nga may pumunta na nga dito, so parang natatawa siya sa sarili ko kasi nakikita ko hindi niya alam na ako na yung hinahanap nila. Kasi nasa kalsada ako, may bit-bit ako plastic. Tapos dalawang plastic na may mga laman ng bato. Nagtanong kung nasaan si Certified Prom Day. So tuwang-tuwa siya. Parang hindi na siya makapagsalita. Or hindi ko alam kung natatawa siya. Kasi yung parang tinatawag niya akong idol. Or tinatawag niya akong idol sa Facebook ay sa YouTube. Tapos pag nung nakita pala yung ganun ni Chora. So okay lang sa akin ganun, pagtawanan ako kasi yun naman talaga ako, hindi naman ako maporma. So masaya na ako kahit papano. Yung nagiging kumbaga lumuluwag yung loob ko pag may narinig ako mga positive na or mga comment na positive, lalo yung parang nagiging emotional ako, paikbihibi talagang mga ka-promly. Talagang nafe-feel ko yung sinasabi nyo, yung kasi hindi ko akalain na magiging abot ako sa ganito. Kasi sa totoo, hindi naman talaga ako gardenero. Yung gusto ko lang pagandahin yung
paligid ng kubo ko kasi sa kubo na nga ako nakatira, tapos hayaan ko pa na maging magmukha akong hukluban dito. Ayun, kaya para mas ano naman, mas timbang ba, may malaking bahay, may kubo, pero yung kubo magandang garden, magmaliwalas tingnan, tapos may magandang bahay, may mayaman. So, para timbang, hindi, wala man maghanga sa kanila magandang bahay, sa akin nahangaan kasi yung kahit kubo nga, yung magandang kapaligiran. So, Kaprombi, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginagawa ko after nung bagyong Ulysses. Although, hindi ako masyadong makakilos kasi nga yung hinihika pa rin ako. Dahil simula nung bata ako, yan talaga yung hika, talaga yung aking sakit. Matagal ko nang sakit ito, kaya pag ganitong mga panahon, talagang hinihika ako, kaya medyo hindi ako masyadong nagpapagod. Tapos yung hika ko pa naman, pag sinipon, yung tapos may kasamang ubo, may lagnat, yung tumpak sa ng COVID-19, parang sintomas ng COVID-19. So, hindi ako nag-worry sa ganun kasi talagang matagal ko ng sakit yun. Hindi naman ako nangipaghalo-bilo sa mga tao. Kalagi lang akong alone dito. No? Isolated ako dito. Hindi ako nangipagkismisan. Minsan may tumatawag sa akin. Siyempre, nakakaya naman na islabing ko. So, nakipagkwentuhan rin ako minsan. Pero, ano pa rin, yung pinapanatili ko pa rin yung malayo. So, Kaprombi, ipapakita ko sa yung mga ano, yung ginagawa ko ngayon. Mga Kaprombi, dito yung aking bagong ano, yung ini-enhance ko yung garden ko after magbagyo. So kasi bumaha, maraming mga puting bato na nakaladkad sa ilog. So hindi na ako masyadong makakuha kasi yung ano nga, yung gumaya na sila. Although talagang hindi naman nila kayang basta-basta gayahin yung ginawa ko kasi mahirap na itong gayahin dahil matagal ko na itong ginawa. Halos araw-araw ako kumukuha ng bato. So, pero na lang kung ano, pa talagang pagtyaga nila at tulong-tulong silang makakuha ng puting bato. So, kayang-kaya nilang gayahin ito. Pero siguro, hindi basta-basta. So, ito Kaprombi yung ano, yung dahil baha palagi dito sa amin, nakakuha kong mga puting bato na medyo may maputi. So, yung puting-puti, nilalagay ko sa ibabaw. So, yung medyo maitim, tinatabi ko tapos tinalagay ko rin sa medyo mailalim para mas maganda, mas maputi, mas magandang tingnan, mas maputi, mas maaliwalas. So ito Kaprombi yung after bagyo kasi nawala na yung saging dito, medyo lumiwanag. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko, pero naisip ko na mas magandang maliwanag na sa garden kasi mas maaliwalas tingnan, lalo yung mga puting bato na napakaganda pag nakikita mo, napakaganda talaga. So talagang nakaka-amaze, tapos may mga makukulay na halaman. So ito Kaprombi, kakatapos ko nga lang maghakot ng puting bato galing sa ilog. So paunti-unti lang naman kinukuha ko dahil nga sabi ko hinihika ako, napapagod ako pag naglalakad. So ito yung banda dito Kaprombi na nawala yung saging dito. Kung napapansin nyo nung unang vlog ko na nag-ano ko dito, kumukuha ko dito ng yung pinapaganda ko dito na landscape ko. Yung ni-renovate ko yung garden ko. So dito na siya, tapos ito yung dinagdagan ko na yung mga bato para bala ko kasi yung mas maganda yung maraming puting bato hanggang doon sa may banda dito sa ano. So gusto ko yung bato papunta doon. So paikot dito, tapos yung halaman, may halaman sa gitna na makukulay. So yun ang gagawin ko ngayon, although siyempre hindi basta-basta magawa kasi nga maraming na naghuhakot ng mga puting bato, hindi lang ako. So parang paunahan na kami. Ayun ang kinakatawa ko kasi lahat kami nag-gardening na nag-agawan kami sa puting bato, parang masaya. Tapos ito yung ano, yung ginagawa ko dito ngayon. Hindi ko matapos-tapos kasi palaging ulan. Yung mahirap na yung puting bato dahil marami nang nagkumukuha. Tapos ayun, pero paunti-unti naman nagagawa ko. Kaya tiyaga lang. Tapos yung papunta doon sa ano, medyo maganda na kasi nga yung mga puting bato nasa ibabaw lahat. Yung puting-puti, yung
talagang pinipili ko siya. Tapos yung dito naman maliwanag na. So ayun ka problem. Magandang na siyang tingnan. Although pag nasa labas ka ng bakuran ko, hindi mo mapifeel yung ganda ng garden ko dito. Tapos masasabi mo na maganda kahit hindi ka pumapasok dito sa aking bakuran, kasi nga makikita mo sa labas ng aking bakuran sa kalsada, makikita mo yung mga puting bato, ang tawag sa amin ay ragit. So yung nakakaamis dito. So pag pumapasok sila dito sa aking garden, so siyempre maaliwalas, malinis, maputi. So napapawaw sila. So yun ang kaibahan ng aking garden dito. So wala pa akong nakikita na katulad nito dito sa amin. Hindi ko lang alam kung sa ibang lugar, kasi napakalaki naman ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko alam kung meron ng gumagaya ng ganito. Sorry, hindi ako ano, kasi hindi ko alam kung ako ang gumaya, or ako ang original, or meron na mas nauna sa akin, or ako yung nauna. So ito ka from day. So ito ang gagawin ko ngayon. So later papakita ko sa inyo kung ano yung nagawa ko dito, at siyempre papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya nilalandscape. Kapramdi, yung binabalo ko dito, yung paabotin dito yung white stone. Tapos parang hindi ko naabotin doon kasi tataniman ko siya ng mga makukulay na halaman doon. So gusto ko hanggang dito lang siya. Kasi magandang tinang kapag nasa yung parang pataas, tapos may yung pataas yung bato, although hindi naman talaga ito pataas, tinambakan ko lang ng mga white stone. So gusto ko medyo mataas yung lupa dun. So magdadagdag ako ng konting lupa para medyo magandang tingnan, mataas yung tingnan, mas maaliwalas. Saka sobrang liwanag na dito, kaya yun ang gagawin ko para medyo hindi naman medyo maganda naman yung dating dito. Lalagyan ko ng mga bato na puting bato sa dito sa bandang baba. So ito yung yung siguro na feel niyo yung dinidemonstrate ko sa inyo. Medyo mataas yung lupa, may puting bato na nakapaligid, tapos parang pabilog siya na ganun. Then ayun, naka-feel yung maaliwalas na scenery. So siguro nasa mind nyo na yun, kasi mga plantita tayo. So kung hindi nyo man naisip, so at least gusto ko nabibigyan kayo ng idea. Although alam ko mahirap tong gawin, kasi mahirap talaga manghanap ng puting bato, lalo sa ibang lugar. Dito kasi sa amin, malapit sa ilog, so pag bababa nakakaladkad yung mga yung mga buhangin, yung mga lupa. So yung diretso sa ilog, yung mga puting bato nagkakalat. Kaya swerte naman din nandito kami sa maraming puting bato. So ito from day, hindi ako basta-basta naglalagay ng puting bato sa dito sa garden. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga bato sa ilalim para pag just in case na gagamitin ko yung puting bato na nilagay ko, wala siyang putik at hindi malulumutan. So ang ginagawa ko, yung nilalagyan ko ng yung natural stone para hindi siya nadudumihan ng mga or napuputikan. Kaya yun ang ginagawa ko. So yung mga dito, dati ayaw ko itong putulin kasi sabi ko sayang. Pero marami naman ito yung mani-mani na halaman. Ayun, medyo papalakihin ko lang yung space ng white stone, tapos papunta doon. So pag kumulang yung white stone ko, kukuha ulit ako. Hindi ko minamadali yung paglalagay ko kasi parang wala na akong gagawin, tapos mamadaliin ko pa. So after magawa ko, wala naman akong gagawin. So kaya parang ini-enjoy ko lang yung pag-landscape, pag-design sa mga plants.
So, ganun lang yung ano ko ka-prom day. So, hindi naman ako nagmamadali palagi. Pero gusto ko kasi, gusto ko ano, solid yung ginagawa ko. Gusto ko yung hindi na sasayang yung ginagawa ko. Gusto ko yung may result na maganda yung result. Mga ka-prom day, yung ano ko, yung buntot pusa or ano, channel plant. Ito na lang mumulaklak na siya pero hindi pa siya pumupula. So, medyo maliit lang kasi binigay lang to sa akin. So dito gusto kong medyo lumawak dito ng konti kasi parang ano na siya masikip. So gusto ko yung bato medyo paabutin doon kaya humahakot ako ng mga bato na ilalagay ko sa ilalim. Saka yung mga puting mga white stone naka-ready na. So i-ano ko na lang papunta doon. Para pag ano na dito medyo maluwag kasi pag ano masyadong masikip hindi nagaanong ano hindi na ako makakilos pag nagano pag nag-aayos ako. So itatabi ko muna ito para hindi. Ito yung favorite ng karamihan. So affected siya ng bagyo. Yung mga medyo na lamog pinutol ko saka pinamigay ko na. So medyo buwabalik na ulit siya. Yat! Taga na dahan. May tesis na naman yan. Ayan ba yan? Ay, papa mo na ako yun. Sayang nito bigonya. Naka ano na. Tumubo na yung ano. Yung dahon niya, tumubo na siya. Tapos yun ay nagsanga na siya. Tatanim ko ulit kasi sayang maganda ito eh. Hindi ako masyadong maraming gamit ngayon. So, mas maganda siguro kung itaas ko ng konti yung lupa doon. Pero saka na lang kasi gusto ko matapos yung lumuwag muna to. Para total, ano lang naman, dadagdagan ko lang ng lupa yung doon sa banda doon. Kasi pag parang later ipapantay ko na lang sa bato. Kung gaano kataas yung bato, yung ano ko na lang, papantay ko na lang sa, ano, sa bato yung lupa doon. Para medyo magandang tingnan saka pantay siya. Mas maganda nga kung mas mataas yung konting lupa pero sa kanya lang. Pwede ko naman siyang ano ulitin ulit. Ayun. Medyo yung croton ko dito na yung makulay yung dahon, nagano na siya, nagdadahon na siya, nag-grow. So ito lalagyan ko ng mga bato para matingnan, medyo lumuwag ng konti. Saka ko lalagyan ng mga white stone. Parang gusto ko na itong tanggalin kasi parang natumba siya. Kaso lang inisip ko baka biglang mamulaklak. Sayang, ganda-ganda pa naman bulaklak niya. Favorite ko yung hydrangeas kasi yung bulaklak niya tumatagal kahit umaabot ng 4 na buwan bago siya mawala. Pero yung nagiging iba-iba yung kulay niya. Pag ano simula nagiging kulay blue. Tapos after a month, magiging kulay pink. Tapos another month, magiging kulay green. Ganun yung hydrangeas.
ito ka from D, yung bulaklak na to, pwede rin siyang itanim ulit. Kasi yung ano, siya nagdadahon. Pag once na ano siya, parang natumba at dumikit sa lupa, yung ano, umano siya, nagkakaroon ng ugat. So, another plant na naman siya. Kaya, ito madaling gawing halaman. Kaso lang kapag dumami, talagang madami. So, yung ano nga, binunot ko lahat napakadami nandun sa gilid. Kasi nagmumukha ng ano, talahib yung ano, talahiban yung gilid ng kubo ko. Kaya tinanggal ko na siya. So, ito yung natira dito. Hindi ko muna siya tinatanggal kasi maganda naman tingnan. Wag lang ano, kumapal ng tudong-tudo. Kasi, pag masyadong makapal, hindi na maganda. Ayan mga kaprom, tapos na ako sa ano dito, landscaping. Medyo, pero dito kasi, iniisip kong tatanggalin ko itong halaman na ito. Kasi medyo masikip dito, pero maganda naman siya. Tapos kasi, ito, kapag tag-init, eh, malapit ng tag-init, magdi-December na. So, isang buwan na lang, simula na ng ano, taglamig. Tapos, yung araw, magiging matirik na yung araw. Matarik ba yun? Matirik. So, yung araw nagiging mainit na. So, ito simula na rin naman ng pag, ano, pag ganda ng dahon niya na magiging makulay. So, ang kulay nito, pamilyar naman ito kapromdi sa inyo kasi yung kulay nito nagiging kulay parang, ano, medyo red-orange yung kulay kapag tag-init. So, pag, pag madilim or malilim, at hindi tag-init, kulay green lang talaga siya. Kaya nung may saging dito, ang kulay niya talagang green na green. So, yung kaya ko tinanim siya dito kasi gusto ko yung makulay na ano na dahon. So, pag ano, pag naging makulay na siya, gaganda na siya dito. So, magiging makulay tapos yung liba parang kulay pula or orange man. So, magang napakaganda niyang tingnan dito lalo sa pagilid ng ano, puting bato at sa yung mga halaman. Yan. So dito ka from di yung ano yung ginawa ko dito ito na. So dati hanggang dito lang siya. Tapos ito din nagdagan ko na siya ng konti. So doon kasi hindi ko na masyadong papaabutin doon kasi gusto ko lagyan ng halaman diyan. Yung gusto ko yung makukulay na croutons ang ilagay ko dito para yung ano babagay siya sa ano babagay siya sa puting bato. So pag lumago na yung croutons, siyempre magiging makulay siya. So napakaganda niyang tingnan dahil sa ano may background na puting bato. So kitang-kita siya at talagang mapapansin yung magandang halaman dito. So ang kulang na lang dito ka from di yung medyo itataas ko yung lupa dito ng konti para mas magandang para mas mapapansin yung kaakit-akit na ano niya dating. So ayan ka from di yung ano ko, yung project ko dito. So natapos ko na. Ayan. So yung mga bato na nagkalat, so siyempre ano ko tatabi ko na lang 'yon kasi iisipin ko kung saan banda ilalagay. Pero yung ano niya, okay na siya. Maganda na ulit siya. Ka from di mayroon din akong rare na halaman dito. Binigay ito sa akin ni Plantita Joy, yung maraming croutons na finiture ko before. So, nung pumunta ako doon, binigyan niya ako nito. Hindi ko nga alam yung pangalan niya. Pero, ka-family yata siya ng torch. Yung parang, ano lang, kawas na ang, ano, yung dahon. Ganito rin yung dahon niya kasi nung mga nandoon. Pero, ito kasi, green-yellow yung, ano niya, yung dahon niya. Sabi niya, napaka-ano raw, napaka-tumal mag-ano, mag-sibling. So, ito, tatlo na kayo kagad yung sibling niya. Although, ilang buwan ko na itong natanim dito. Simula nung siguro kailan ko ba pinablish yung nun. Parang kasabay lang nung pag-publish ko ng Spectacular Croutons yung binigay niya ito sa akin. So, meron na siyang tatlo. Gustong-gusto ko rin siya kasi yung gusto ko ngayon makulay na dahon. Kahit hindi siya mamulaklak, basta makulay yung dahon kasi permanent siya. So, okay na sa akin yan.
Kapram din, nakita nyo na naman yung kapiranggot ng aking paraiso dito. Sana nagustuhan nyo at nakakuha na naman kayo ng idea. So, alam ko kapram din na mahirap yung ginagawa ko kasi naghahakot ng bato. Tapos, hindi lang puting bato yung kinukuha ko, pati yung ordinaryo. Kaya lang, so kailangan ko talaga magtiyaga kasi sinimulan ko na. At saka, syempre, yun sinabi ko, nahihiya ako sa inyo na dumating kayo dito or isa sa inyo pumasyal dito tapos makita na hindi naman pala maganda. Kaya natcha-challenge ako kapromdi, lahat na ano para gumanda ginagawa ko. Parang ayun, challenge na sa akin yung sinasabi niyo na pupunta kayo dito, magbibisit ako. So dahil ayaw kong mapahiya, lahat ginagawa ko. Lahat na pwedeng paganda yung garden ko, ma-improve, ginagawa ko. Kaya yung kapromdi, maraming salamat sa inyong pag-challenge sa akin dahil doon nagiging masipag ako maghalaman. Kaya maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag-support at panunod ng aking video. Sana lahat ng video ko nagugustuhan nyo. Maraming salamat ulit at don't forget to subscribe and share the video po para mapanood din po ng iba. Yan po. Maraming salamat ulit. Mabalos po.